Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, ista, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay Channel of Blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a Channel of Blessing today. At ngayon, narito na si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa Channel of Blessing. At syempre, makasama po natin muli ang program host ng tuklasin natin na mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio and Katipunan Channel. Magandang gabi po, Ma'am Cathy. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Bergie, at syempre sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng Bernadette Alub YouTube account, at syempre lalo na sa ating palatuntunang Channel of Blessing, Sister Bergie. Maraming salamat po, Ma'am Cathy. At para po sa ating katanungan, bibigyan po natin ito ng kasagutan mamaya. Paano natin malalaman na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ni Jose, sa buhay ko, at sa buhay mo? At ito po ang ating aalamin mula sa aklat ng Genesis chapter 37 hanggang 50. Maikli lang po ito. Okay. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Ang 10 nakakatanda ay mga pastol. At ang 2 bata na si Jose at si Benjamin ay naiiwan sa bahay. Natutuhan ni Jose ang tungkol sa mga pangako ng Diyos. Siya ay masunuri na anak at sinisikap niyang gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Mahal ni Jacob si Jose nang higit sa kanyang mga anak. At ginawa pa niya ito ng isang magandang damit na may sari-saring kulay. Dahil dito ay nainggit at nagalit ang kanyang mga kapatid. Isang araw ay inutusan ni Jacob si Jose na tingnan ang kanyang mga kapatid doon sa pastulan. Ngunit nang makita nila si Jose na dumarating, ay nagkaisa silang patayin ang bata. Ngunit sinabi ng isang kapatid, ihulog na lang natin siya sa balon. Yun to yung balon. So kanilang hinulog si Jose sa balon. Ngunit nung makita nila na may dumarating na mga negosyante, ay kanilang napagkaisahan na ipagbili si Jose. Kanilang ibinenta si Jose sa mga negosyante. Si Jose ay dinala sa Ehipto at ipinagbili. Pinagbili siya sa isang opisyal ng hari na nagngangalang Potiphar. Siya ay ginawa ni Potiphar na katiwala ng kanyang sambahayan. Alam ni Jose na kasama niya ang Diyos at hindi siya pababayaan ng Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon, ang asawa ni Potiphar ay nagsumbong ng mga kasinungalingan laban kay Jose. At dahil naniwala si Potiphar sa kanyang asawa, si Jose ay nabilanggo. Habang si Jose ay nasa bilangguan, naging mabait, matulungin sa mga kapwa bilanggo. At siya ay ginawang katiwala sa bilangguan. Pagkalipas ng ilang araw, o ilang panahon, ang hari ng Ehipto ay nagkaroon ng panaginip. Ngunit walang sinumang makakapagpaliwanag sa hari. At nang malaman ng hari na si Jose ay may karunungan mula sa Diyos, kanyang pinatawag ito mula sa bilangguan. Pagkatapos na maipaliwanag ni Jose sa hari na ang kahulugan ng panaginip, ang hari ay nagpasya na si Jose ay gagawing pinuno ng buong lupain ng Ehipto. Masipag at matiyagang nag-ipon ng pagkain si Jose. Dumating ang tagutom sa buong lupain. Nabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto.
Kinutusan niya ang kanyang mga anak na bumili ng pagkain doon. Aha! Nakilala agad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi siya nakilala nito. Nakita ni Jose ang pagbabago ng kanyang mga kapatid. Siya'y nagpakilala sa kanila at sila'y nangatakot. Ngunit sinabi ni Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ang Diyos ang nagdala sa akin sa lugar na ito upang kayo ay maligtas sa gutom na darating." Kanya'y pinakuha ang kanyang ama at binigyan ng matirahan doon sa Ehipto. Humingi ng tawad ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Sinabi ni Jose, "Nais niyo akong saktan, ngunit ang Diyos ay ginawan ako ng kabaitan. Pinatatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan at handa akong tumulong sa inyo sa panahon ng tagutom na ito." Ayan ang kwento ni Jose Moncalvi. So, pambihirang kakaiba. Kung sa isang ordinaryong bata, hindi kakayanin. Kaya ang tanong po natin kanina, paano natin malalaman na yung Diyos ay sumasa isang tao? Okay, Jose. Okay, medyo silipin natin ng konti, Ma'am Kathy. Yung ano po, yung nature muna ng tao. Ano ba yung likas ng tao? Kung babalikan natin yung kwento sa mga kapatid ni Jose, Ma'am Kathy? Likas sa mga tao. Ang kalikasan kasi ng mga tao, alam mo yun, either mapanghusga, mm-hmm, o ika nga natin ni mapaghanap, mm-hmm, at laging ika nga natin ni parang malupit ba? Oo. Malupit. 'Di ba? Parang gusto nila sila lang. 'Di ba? Parang sila, mm-hmm, lang ang gustong mabuhay. Wala, mm-hmm, na sila, they don't care. Wala na silang pakialam sa ibang tao o kahit sa sariling kadugo nila. Aha. Uh-huh. Eh, kung mapansin po natin doon, ito pong mga bagay na ito, Ma'am Kathy, maliliit lang po ito na bagay. Na pag ito ay nasa buhay natin o sa buhay ni numang tao, at hindi natin mabigyan ng pansin, small things nga sabi. Yung salita pong inggit, makita natin doon sa mga kapatid ni Jose. Sinuotan lang ng damit kasi rainbow color ang damit na ibinigay kay Jose. Mm-hmm. So dahil lang po doon, nagkaroon na sila ng pagkaingit at sumama ang kanilang loob. So, sa maliit na bagay, yung inggit, na uwi sa galit. Yung sama ng loob, kinikimkim sa loob. So, dahil dun sa tindi ng galit, natutunan nilang magsinungaling sa kanilang ama. Ang ginawa nila sa kanilang kapatid, kinuha yung damit ni Jose, pumatay sila ng hayop, yung dugo noon ay binasa nila doon, at tinanan nila sa kanilang tatay. Pinaniwala nila ang kanilang tatay na patay niya si Jose na kinain ng mga ng hayop. So dahil po sa maliit na inggit at muhi sa loob, talaga makita natin yung resulta. So nauuwi po sa pagpatay. So kinakailangan talaga, Sister Bergie, lalo na tayo, magulang, no? Ako, in particular, magulang. Talagang pag kami signos na o meron ng palatandaan na naghihinanakit, mm-hmm, yung anak sa tatay o sa nanay, o dili kaya may paninibugho, mm-hmm, di ba, mm-hmm, sa kanilang mga kapatid, kinakailangan talaga kausapin yung, mm-hmm, And ako, bilang isang magulang, nararanasan ko yan, Sister Bergie. May mga pagkakataong nagsiselos yung mga isang anak ko sa kapatid niya. Nangyayari talaga kahit na, alam mo yun, yung pantay-pantay, wala ka namang pero kung minsan, parang pakiramdam ng isa, paborito mo yung isa. Yun, opo. Yung mga pangangailangan niya, binibigay daw. Pero, na kumbaga sa akin bilang isang magulang naman sa Sir Bergie,
wala naman akong tulak kabigin sa kanila, lahat sila mahal ko dahil mga anak ko. At bukod doon, kaya lang minsan, kapag ka nakakagawa kasi sila ng kasalanan, syempre minsan bilang magulang, kinakailangan mo rin silang disiplinahin. Mm-hmm. So, hindi yung kukonsintihin mo sila, kundi minsan kailangan mo silang tikisin para matutuwa. Diba? Kasi hindi naman habang panahon, laging pagbibigyan mo sila, lalo na kung may masama silang ginawa. Diba? Kinakailangan matutunan nila. Kumbaga, they pay the price kung mabuti o masama yung kanilang ginawa. Hindi pwedeng masama na nga ginawa, pababayaan lang. Kasi nagsisimula sa maliit na kasalanan, Sir Virgin. Yun nga po. Diba? Katulad nga ng kwento nga ni Jose. Kumbaga, nagsisimula sa maliit na kasalanan yung ginawa ng mga kapatid. Hanggang lumalim ng lumalim, hanggang sa hindi na nila kayang itago. Diba? Yun ang ano. At ang worst nga nun ay yung pagpatay. Isa sa Ten Commandments ng ating Diyos, diba, ay yung ano? Oho. Baby, bawal lang pumatay. Oho. May pagkakataon po sa buhay natin na hindi tayo kumahawak ng kutsilyo, hindi natin sila sinasaksak sa tagiliran, o hindi natin sila actually na pinatay. Pero yung bang maalala mo lang yung pangalan ng tao na yan, pero dahil merong sama ng loob sa loob, merong pang itinatago na galit, yung gusto mong mabura yung mukha niya sa kalendaryo, isa po sa sign, isa po ng klase ng pagpatay yun, Ma'am Cathy. Hindi nga lang physically na pinatay mo siya, kundi pero yung ibig sabihin, opo. Kumbaga, dahil sa galit mo, inis mo sa kanya na ayaw mo siyang makita, ni pangalan niya mabanggit lang, kinamumuhian mo siya. So sa isip at sa puso mo, pinapatay mo siya. Yung bang, di ba, ang picture natin sa isang patay, mawala sa... Oo. Mawala sa landas mo. Mawala sa landas mo. Sa buhay mo. Rito. Opo. So, ito yung makita po natin sa nature nitong story dito ng makita natin, Ma'am Cathy, na family. At talagang doon sa pamilya. Okay? Ngayon, yung kasalanan, kapag ito ang nanguna sa buhay ng tao, wawasakin siya nito. So, ang inano po natin dito, yung pamilya na maisalba natin. Lalo itong mga maliliit na bata natin, yung mga may magulang na may mga anak. Ako wala, hindi naman ako magulang. Pero marami na tayong tinuturo na mga maliliit na bata na tuturo tayo sa school. Makikita mo yung kanilang inggit na uwi sa galit hanggang hindi na makikibuan, hanggang magbabatuhan na sila. Magsasakitan na sila. Opo, mga mas simple, mga maliliit na bagay na pag hindi natin napansin na uuwi sa pagkawasak. So ito po yung kasalanan na maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya kailangan po ng tao na makarinig talaga ng salita ng Diyos. Bata pa lang. Kaya itong si Jose, hanga tayo kasi hindi po siya kagaya ni David, nasa pastulan si David yung ating pag-aaral. Siya, nasa bahay lang siya. Ang mga kapatid niya, mas matatanda sa kanya, yun ang nasa pastulan. So maganda yung example na nakita niya na sa loob ng bahay, aba siguro nag-devotion o nakakapakinig ng salita ng Diyos, natanamin siya. Anak ko, ano yung tama? Gawin mo ang tama. Kahit na ano mangyari, anak, gawin ang tama. Gawin ang tama. Mm-hmm. So yun po yung nature ng tao. Ngayon, dito po sa story na to, makikita din po natin ang nature ng Diyos. Kaya tinatanong natin, paano natin malalaman na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng isang tao? Pambalibalikan po natin si Jose, mahaba ang pasensya niya. Diba hinulog na siya sa balon, ibinenta na siya, tapos pinagbintangan siya, ikinulong pa siya. Dami. Pero hindi mo makita na nagwala siya o gumanti siya. Hindi eh. Tsaka mapagmahal siya. Ang laging naisip niya na yung mga kapatid ko, darating ang panahon, makikita pa kami ng mga kapatid ko. So, mapagmahal, mapagpatawad. Kung babalikan natin yung kwento na wala ng pagkain, gutom ang kanyang mga mahal sa buhay. At nung pumunta na sa Egypt dahil nandun si Joseph, hindi nila alam talaga. Ang alam nila, patay na si Joseph.
Pero dito makita natin na nung makita agad sila ni Joseph, awa. Awa agad ang nasa puso ni Joseph. Hindi siya nag-isip na gumante. So, tapos mapagkalinga, nagbibigay ng pag-asa. Ito yung makikita natin sa nature po ng Diyos. At dito makita po natin, Ma'am Cathy, na pagka ang tao, meron siyang takot sa Diyos, meron siyang Kristo sa puso, o meron siyang Diyos, na yung Diyos ang tumutulong sa kanya o nangunguna sa kanya, makikita natin iba yung kanyang attitude, iba yung resulta. Kahit na sa paligid mo, sabihin na natin, ito, ini-influensyahan ako. Hindi po apektado siya eh. Pansin niyo? Kahit yung mga kapatid niya, ganong kaloko, yung mga pupuntahan niya, yung mga katrabaho niya, yung boss niya pa mismo na babae, gustong wasakin ang buhay niya. Pero dahil yung inner po eh, depende po yun kung paano tayo mag-respond doon sa problema or kasalanan na inaalok sa atin. Okay, Ma'am Cathy? Oh, yan ang sinasabing patience is virtue, 'di ba? Mm-hmm. Yan ang isang bagay siguro na nabuhay parang umiral sa akin lalo na nung naging Kristiyano ako, mm-hmm. Sister Bergie, kasi dati napaka mainipin, uh-huh. Mainipin ang ulo. Grabe talaga tapos pero nung naging Kristiyano ko, parang humaba yung pasensya ko. Mm-hmm. Tapos hindi na ako marunong magamit. Alam mo, guilty ako dyan ha, sa sinabi mo, Sister Virginia. Minsan, yung isip natin, no, hindi ka man pumapatay ng physical, mm-hmm. pero sa utak mo, para bang pumatay ka na talaga. Kasi dati, Sister Virginia, may ganun akong ugali na ayaw, lalo na kung masama yung ginawa niya sa akin. Mm-hmm. Ayaw ko siyang makita, ni banggitin ang pangalan niya, ayaw ko siya. Wala akong nakilalang taong ganun, parang ganun ba? Pero later on, na-realize ko, Sister Bergie, itong isang bagay talaga na patunay. Nagpatunay at talagang napagtanto ko. Na lahat ng mga tao na nasa paligid natin, pangyayari man na masama, na-realize ko na ang lahat ng yan ay isang paraan ng Diyos para mm-hmm. malaman niya kung hanggang saan ka. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung hanggang saan ka naniniwala sa Kanya. Apo. At hindi natin namamalayan na yung mga tao pala na masama ang ginawa sa atin. Pero sila pala ang magtutulak at magbubukas, magiging dahilan ng pagbubukas ng bagong yugto ng buhay natin at uh-huh. pintuan sa mas mahusay na buhay, Sister Bergie. Uh-huh. Alam mo yon? And sabi ko, nung panahon na ako ay naging Kristiyano, doon ko na-realize na dapat pa pala akong magpasalamat sa Kanya. Dahil kung hindi dahil sa kalokohang ginawa niya, hindi ako mapupunta kung nasaan ako ngayon, Sister Bridget. Uh-huh, uh-huh. So, patience talaga. And in fact, dahil yan din yung lagi kong sinasabi ngayon dun sa ibang mga kasamahan ko sa aking bagong venture na trabaho ngayon, dagdag trabaho, hindi naman bagong trabaho, kundi dagdag na trabaho. Alam mo, Sister Bergie, yan yung mismong eksaktong salita na sinabi ko. Kasi minsan, sabi nga, less talk, less mistake, di ba? Kapag ikaw ay nagsalita ng hindi maganda, dahil galit ka, di ba? Uh-huh. Ang namumutawi sa bibig mo ay hindi magaganda at matalim. Alam mo yon? Yung talim na yon, hindi mo na mamalayan. Pinapatay mo na pala siya, Sister Bergie. Kaya sabi ko dun sa taong yon, sabi ko, ate, hindi ko na babanggitin ang pangalan, mas mabuti pa, tahimik ka na lang. Sabi ko, kung minsan, hindi masama ang nakikinig ka na lang. Mm-hmm. O halimbawa yung boss mo kako, parang iba yung pagtingin sa'yo. Isipin mo kung bakit. At i-prove mo sa kanya na mali ang pagtingin niya sa'yo. Apo. Pero sa halip kasi na
kung ano-ano pa yung sasabihin mong negatibo, na siyang lalong magbubulid sa'yo para lalong maging masama ang paningin sa'yo ng ibang tao. At ika nga eh, ano, mas lalo pang ano eh, hindi mo na mamalayan eh, parang sinasaksak mo na rin yung tao. Mm-hmm. Diba? Kaya sabi ko, patience is virtue, ate. Sabi ko ganun. Nararamdaman ko, nararamdaman mo, kasi dinaanan ko lahat yan. Mm-hmm. I was being scrutinized. Pero sabi ko ganun, doon ka naman matututo. Kung ikaw ay ano, hinusgahan o may ginawang hindi maganda sa'yo, dahil din sa kanila, kaya ka natututo. At mas nagiging mabuti kang tao dahil yung naranasan mo yun ay ayaw mong iparanas sa mga taong malapit din sa'yo o sa ibang tao. Sabi ko ganun sa kanya, Sister Bergie. And fortunate, mukhang ano, nagbabago yung kanyang ano, pero hindi pa rin maiwasan yung kadaldalan niya minsan. Pero sabi ko nga, hindi mo sa isang pitik mababago ang isang tao, Sister Bergie. Gradual, at kinakailangan talaga ipakita mo sa kanya na talagang ako, ano, literal talaga sinabi ko sa kanya, mas maganda ka ako na kung nagagalit ka, tumingala ka sa langit, sabi ko ganun, magbilang ka ng 1,000, lumayo ka muna kung nagagalit ka. At pag nagagalit ka, tingin ka lang sa langit ka ko at silipin mo ka ko yung ano, ang magdasal ka lang, sabi kong ganun sa kanya. Pagka okay na yung pakiramdam mo, saka ka bumalik. Bumalik ka ng may ngiti. Kita mo, gagaang ang buhay mo. Nako. Yun, I hope na ano, at sana kung nanonood siya ngayon, no, Sister Bergie, eh sana ano, maramdaman niya na hindi lahat ng mga taong nasa paligid niya ay kalaban. Mm-hmm. At hindi rin lahat ng taong nasa paligid niya ay huhusgahan siya. Dahil may mga tao pa rin na Kristiyano, na katulad natin, Sister Bergie, na naiintindihan ng kanyang pakiramdam. Pero kinakailangan niya, sabi ko, pasensya and prove yourself that you are honest and loyal. Mm-hmm. Diba? And prove yourself na nandyan pa rin unang-una sa lahat, syempre, ano, dasal. Alam mo yun, Sister Bergie, malaki na gagawa nun. Totoo lang. Ah. Ako, nararanasan ko yun for many times. Up to now, up to this day, kanina lang talaga, labis-labis ang pasalamat ko sa Diyos dahil, alam mo, parang isang dasal ko lang sa kanya, sinasagot niya eh. Kaya habang nasa daan ako, paluwas ako galing sa Bataan. Nakatingin ako sa langit kahit na nasa loob ako ng sakyan. At nagpapasalamat ako dahil I receive an unexpected call na hindi ko inaasahan. And they guarantee me to help someone na in need, no, Sister Bridget. And sabi ko nga, laging pag may mga dinadaanan tayo sa buhay natin eh, importante talaga yung ano eh, yung hiling lang tayo sa Diyos. Proven talaga yan, Sister Bridget. Okay. So, pag tinignan po natin dito yung bang, meron bang ginagawa ang Diyos? Ano bang ginagawa ng Diyos? Hindi niya ba nakikita yung kalagayan ni Jose kung ating babalikan? Kaya na ngayon nalaman na natin yung story eh. Pero kung hindi natin alam ang story ni Joseph, eh baka tayo rin magtatanong, wala bang ginagawa ang Diyos? Kasi ang ating title eh, ano, God's Hand at Work. So medyo bigyan ko po ta ng konting application or example. Na kasi ma'am sa school, nagtuturo ba ako sa writing sa mga bata. Ito po mas madaling application para maunawaan natin na yung Diyos, gumagawa siya. Hanggang ngayon, gumagawa siya sa buhay natin. Kaya lang, kung ayaw nating magpatulong sa Diyos, wala rin magagawa ang Diyos. So, yung mga bata po, sa grade 1, tinuturoan na po namin sila ng cursive. Yung nakaslant, nakadikit-dikit. Grade 1 pa lang po yan. So, dahil yung mga bata, hindi pa nila alam kung saan dadaan, paano ginagawa yung letter A. So, ang ginagawa ko po,
pinapahawakan ko sa kanila yung lapis. Sabi ko, okay, hawakan mo to. Tapos hawak nila yung lapis. Tapos yung kamay nila, hawak ko. So hinahawakan ko yung kamay nila. Tapos sabi ko, oh, pag-aanan mo lang ha, gagaanan mo lang yung kamay mo, hawakan ni teacher, tapos susulat tayo. Kamay niya at kamay ko, hinahawakan ko. Mayroon po mga bata na kahit hawak ko yung kamay nila, lumilis pa rin. Mm-hmm. Ayaw nilang palambutin yung kamay nila. So mahirap silang turuan. Oh, sige. Okay, hawakan ko kamay mo ha. So si teacher, tutulungan ka. So pagka yung bata, matigas pa rin yung kamay, sasabihin ko, palambutin mo lang yung kamay mo. Sunod lang tayo dun sa line. Pag lumampas kasi sa line, ano na yun, mali na yun eh. So ang gagawin ng bata, malambot, sumusunod lang siya. Sumusunod lang siya. Hanggang pag nasanay na yung bata, malambot na yung kamay niya, naititrace na niya yung A, tapos yung B, hanggang yung lahat ng letters na malambot na yung kamay niya. Sumusunod, nagpo-follow na siya. Pagkatapos noon, tsaka ko bibitawan. Pag nakita ko yung bata, nakakagawa ng letter A na siya lang mag-isa na tama. Uh-oh. Uh-oh. So, doon natin makikita na may mga tao po na gustong tulungan ng Diyos. Gustong iayos ng Diyos. Pero kung ayaw ng tao na yon, wala pong magagawa ang Diyos, ma'am. Oo nga. Wala magagawa ang Diyos. So kahit dito sa pamilya ni Jose, isang tatay lang sila, isang papalaki lang eh. Pero makita natin na choice iba pa rin ang bawat tao. Opo, choice pa rin po. Ang kailangan na natin dito, alamin ano yung tama. So, pag alam mo yung tama, gawin ng tama, manatili sa tama. ATM lang yan, mamadali lang tandaan, ATM. Ano yung A? Alamin ang tama. Alamin. Ano yung T? Tuparin or gawin. Kung ano yung tama. Ano yung M? Manatili sa tama. ATM. O, oh, diba? Madali na matandaan, ATM. Ano ang tama? Ayan. Oo. Ano ang tama? Tuparin at gawin ang tama, manatili sa tama. So, tignan na po natin ngayon yung lesson, life application doon sa buhay ni Joseph. So, number one po na matutunan po natin dito, do what is pleasing to God, regardless of the consequences. Yun, sabi natin, alamin mo yung tama, gawin ang tama, at kahit na anong kapalit, basta ginagawa mo yung tama, kahit, okay. So, wala tayong dapat ikatakot. Basta tama yung ginagawa natin. At yung Diyos ang mabigyan natin ng smile. Okay. Number two, relying on God's guidance will help you prepare for the future. Tayo po ay nabubuhay within 24 hours lang, ma'am. Kung ang plano ng Diyos sa atin after 5 years, after 10 years, gagamitin niya tayo sa isang sabi nating trabaho na talagang kailangan ka doon. Pero kung dito pa lang sa 24 hours na to, sinira natin yung ating pagkatao, sinira natin yung ating ugali, sinira natin yung ating kumbaga moralidad natin, paano pa tayo dadalhin ng Diyos doon? Paano pa tayo magagamit ng Diyos doon sa future na yon? So ngayon pa lang, ako po nagtuturo, nagsasalita po rito, pero tinuturoan ko rin po ang sarili ko. Na within 24 hours na binigay sa'yo ng Diyos, Virgie, matuto ka na gamitin yan at yung guidance ng Diyos. Kasi pag dyan sa 24 hours magkamali ka, ibig sabihin, sabihin natin, yung moralidad mo na itapon mo. Yung mga bagay na hindi dapat gawin na gawa mo, nakapalit ng pagkasira ng pangalan mo, ng pagkatao mo. Yung inihanda ng Diyos sa'yo sa future, wala na. Sira na. So, rely on God's guidance. Every day po. Every day. Lalo na po sa mga nakikinig na mga Kristiyano na. Okay. Pang-tatlo po, God is the rewarder. Yun naman po ang pinakamaganda rito. Na may nakakakita o wala sa ginagawa mo basta alam mo tama at yung Diyos ang may gusto niyan at nanonood ang Diyos, siya po ang magre-reward. Kahit wala tayong maasahang reward sa tao or hindi ang tao mag-reward sa atin, pero sure po yan, God is the rewarder. Okay, Ma'am Cathy, balik sa'yo bago tayo mag-close. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa mo.
Diba? Opo. So, kumbaga yan, parang hindi po, hindi ka tulad nung, kasi usually mga bata kapag kayong magulang eh, wala, nako, parang mga, ano eh, parang mga daga, kasi wala yung pusa, nagkakagulo na sila. Pero what is good is, kumbaga parang tayo, sabi mo nga, ATM, diba? Panindigan lang at ika nga natin is, sabi mo nga eh, ano nga ba yun? Alamin ng tama, tuparin ng tama at gawin, diba? Manatili sa tama. Manatili sa tama, yung importante. So, it's a good lesson to learn. At marami akong pwedeng ano, alam mo yung mga paghahambing mo, eh, ano, kumbaga it applies to our daily life. Diba? Opo, opo. At sana katulad ko, meron akong mga natututunan sa ating pinag-uusapan ngayon. Sana ganun din ang ating mga kababayan, Sister Bridge. Okay, maraming salamat po, Ma'am Kathy. At muli po, ito pong aming iwanan sa inyo. Ang Diyos ay hindi lang nakaupo sa kanyang trono. Bagkos siya ay patuloy na gumagawa sa buhay mo at buhay ko. Maraming bagay na hindi natin kayang gawin. Ngunit kung ang Diyos ay kasama natin, imposibleng bagay magagawa mo rin. Naway inyong napakapulutan ng aral ang aming mga ibinahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre, maraming salamat kay Ma'am Kathy. Ma'am Kathy, thank you po. Maraming salamat. Isang karangalan sa Sir Birch. Okay, muling paalala po natin. Sa Diyos may pag-asa. Be a channel of blessing today. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a channel of blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a channel of blessing today. Hanggang sa muling pagtatanghal.